up guys, what's up mga idol, welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, welcome to my channel. So pakilike tong video na to, pakipindot yung notification bell, pakisubscribe para ma-notify ka sa mga bagong upload na video. So alam ko kung bakit nandito ka, kasi nabasa mo yung title is unboxing tripod. So guys, hindi ka nagkakamali sa pinuntahan mo na video, idol. So titingnan natin kung talagang guaranteed tong tripod na binili natin, kung sulit ba talaga siya, kung hindi ba masasayang pera natin. So ready ka na? Talaga? Mukhang excited ka, mukhang excited ka pa sa akin ha? So excited nga talaga ako guys. So titingnan natin kung sulit nga ba talaga. So ready? Tadaan! So ayun guys, ayun mga idol, makikita no, silyadong silyado siya mga idol. So ayan, so maganda yung pagkakarap sa kanya, mukhang okay na okay yung pagkakadeliver. So makikita nyo guys, makikita nyo mga idol, ayan yung presyo is 915. So kaya siya naging 915 is dahil may delivery fee na 90 peso. Kung makikita nyo sa Lazada to, although sa Lazada ako umorder is 825 lang siya mga idol. So yun, nag add sila ng 90 peso kasi nga dahil sa delivery. So ready ka na? Tara. Wait, ang nabilib lang ako dito sa product na to at saka sa seller na to mga idol, sa Lazada. Napakabilis ng delivery nila, 2 days lang. Oh, oh my god, wow. Ngayon ko na siya na-unbox, so i-unbox natin siya ngayon. So 2 days lang mga idol, nag-order ako nung Monday tapos dumating siya ng Wednesday. Ganun kabilis mga idol, napakabilis. At saka kita nyo naman, silyadong silyado yung pagkakasil ng item na binili natin. So dito pa lang sa sealed nila, mukhang okay na, thumbs up tayo dyan. So ready na kayo? So tingnan natin mga idol, hawak na natin siya. So bubuksan na natin. So ito yung cutter, may cutter ako dito. I-unbox na natin siya mga idol. So simulan natin dito. Tatanggalin muna natin yung kanyang bubble wrap. So ayan mga idol, bubble wrap siya. Ganda yung pagkaka sa kanya. So ayan, balot na balot mga idol, mahirap siya buksan. So ayan, nabuksan ko na siya mga idol gamit itong cutter. So ayan, wow, ang bango, kaka-exciting na mga idol. Mukhang mamahalin siya mga idol, makikita niyo. So ayan, tara, so gusto siya mga idol. So ayan, napakaganda, napakakinis ng box, napakalinis mga idol. So titingnan natin yung laman nito. Ito, so mukhang mahirap, nahirapan akong mag-unbox nito. Hiling natin ito. Wow, so ayan, makikita nyo mga idol, may bag pa siyang kasama. Mukhang sulit ngayong binayad natin dito mga idol. So ayan siya mga idol, oh, makikita nyo, may libre pa siyang bag, may libre pa siyang backpack. Mukhang maganda nga, maganda. Na-excite ako makikita yung nasa loob dito mga idol. So ayan, maganda yung bag niya idol, pwede siyang ganun, pwede siyang ganun. So ito na, bubuksan ko na mga idol, na-excite na rin kayo eh. So hindi ko na papatagalin pa to. So ito na. So ayan, so mukhang maganda siya mga idol. So makita nyo, ito yung box niya, wala na siyang laman. So ayan, box pa lang, maganda na. So ayan mga idol, may libre pa siyang pouch na backpack. So ayan, so ito na siya mga idol, makikita nyo. Ayan, silyadong silyado, naka plastic pa.
Yan o. Yan. So, labas natin mga idol. Nahihirapan pa ako mag-unbox nito. So, ayun mga idol. Siliyadong siliyado siya mga idol. So, ayan. Makikita niyo mga idol, oh. Mukhang maganda yung materyales na ginamit. Mukhang magandang materyales talaga yung ginamit nila. Ayan, makikita niyo mga idol. Yung full metal alloy yung kanyang ano, yung kanyang stand, yung kanyang mga paa mga idol. So ayan, makikita niyo mga idol, yung pangalan niya is Yun 10 VCT668. Ayan, so nakalagay pa siya. Mukhang okay na okay mga idol. Mukhang maganda to. So ayan, tatanggalin na natin yung nakasabit dito. Yung nakalagay dito na pangalan niya is Yunteng. So nakalagay is pass QC. So pumasa siya sa quality control ng kanilang manufacturer. So ayan, so QC pass siya mga idol. So ayun mga idol, tinanggal na natin. Tapos meron pa siyang papel dito mga idol. So ito yung bale silbing manual niya. Ayan, nakalagay Chinese yung nakasulat. Singkwai la chingka pilak. Ewan ko. Alam nyo, babasahin nyo mga idol. So ayan mga idol. Thank you. Pang matibay nga siya mga idol. Pang ano talaga siya, pang camera, pang camcorder talaga siya, pang DSLR camera. Kung may mga DSLR camera kayo dyan, mga Canon, Nikon, pwedeng pwede siya dito mga idol. Mukhang matibay siya mga idol, oh. Yung nakalagay kasi sa ano, sa description ng in order ko siya is kaya niyang buhatin na 1.5 kg. So ganun siya katibay. So kahit 2 kilo yung ipapatong mo, isasabit mo dito sa stand na to, sa tripod na to, hindi siya basta-basta patutumba or masisira. So ganun katindi, ganun katibay yung tripod na in-unbox natin ngayon. Yun nga yung pangalan niya, isin Yunteng VCT668 mga idol. So ayun. So try natin dun sa labas, ipapatayo natin. So kung gaano ba talaga siya kataas. Ready na kayo? So tara. A few moments later. One eternity later. So what's up guys? What's up mga idol? So eto na nga, andito na tayo sa labas ng bahay. Makikita niyo mga idol, ayan na. Nakatayo ng ating tripod. So tara, tingnan natin kung paano siya gamitin. So ayun mga idol, makikita nyo dito, ayan yung paa niya mga idol, naiikot niya mga idol, rubber yan mga idol. So kapag nasa tiles, nasa semento kayo, kahit padulas pa yan, kahit basa pa, hindi siya nadudulas ng basta basta agad, kasi rubber yung kanilang nilagay dito. Oh my god! Wow! Yan yung nagsisilbing parang sapatos niya. So ayan mga idol, makikita nyo may lock dito, tsaka dito rin meron, at tsaka rito rin meron. So tatlong lock yung meron siya. Pag in-unlock nyo, ganun lang pa, tapos papasok na ulit yan. So kapag ilalock nyo pa, ayan siya, so hindi siya lalabas. So kapag in-unlock nyo pa ganun, tapos hihilain nyo lang pa ganun, so lock nyo ulit para hindi siya matumba. So ayun mga idol, no. So dito naman mga idol, mapapansin nyo ito mapapansin nyo mga idol, no, may lock at saka unlock. So unlock at saka unlock. So ito yung nagsisilbing extension, itong tubo na to. So mapapansin nyo mga idol, matibay yung pagkakatayo, matibay yung pagkakagawa. Aluminum yung ginamit nila dito mga idol, solid aluminum. So ayan, so dito tutunog. So ayan mga idol, no, so makikita nyo mga idol, meron siyang ano dito. Ayan, makikita nyo
meron siyang parang bula, may tubig siya sa loob. So dyan yung makikita kung pantay ba yung flooring na pinaglalagyan nyo. Kapag hindi siya pantay, yung bula na yan, pupunta siya sa gilid. So nakita nyo mga idol, ayan. So pag ginanon nyo siya, pag pantay, nasa center siya mga idol. So ayan, center siya. So ito naman mga idol, yung adjustment nito is, kung gusto nyo siya pataasin, kailangan nyo muna ilulusto. So makikita nyo dito, itong bilog na to, kailangan nyo muna luwagan to. So ayan. So kapag naluwagan nyo na yan, pwede nyo nang itaas to. Ayan, mapapansin nyo mga idol, pwede na siyang hilain ng pagano'n mga idol. Okay, naiikot siya mga idol. Tingnan nyo, naiikot siya. So ang purpose din nito mga idol, para hindi siya gagalaw. Kaya ito rin yung silbing lock nya. Pagka inangat nyo ng pagano'n, bale, kuklose siya. So ayan. So kapag binaba nyo na naman siya, ayan, tutulak nyo lang. Ayan, so yan yung lock ng paa niya mga idol. So mapapansin nyo, bumuka siya. Kapag hihilain nyo naman, magsasara na siya. So ito, pag binuksan nyo to, unlock. So ito na yung magsisilbing parang tuto, i-fold nyo na siya. Hindi nyo na siya gagamitin. So ayan. So ganun din yung gagawin nyo mga idol dito sa pangalawa at saka sa pangatlo. So balik muna natin siya, lock natin ulit kasi gagamitin pa natin. So ayan, so tulak nyo lang pababa mga idol pag ginagamit nyo siya. So ayan mga idol, buka nyo lang ng paganoon, pwede naman. So ayan mga idol, no? So tulak nyo tapos lock nyo rin dito. So ayan mga idol, tataasan natin siya. Kailangan nyo lang luwagan yung banda rito. So makikita nyo mga idol, yung banda rito may lock sya. So ayan, makikita nyo, makikita nyo mga idol, may lock sya. So ayan, so pag gusto nyo yung taasan, luwagan nyo lang to tapos ikot nyo to. So ayan, umaangat na sya mga idol. So ganun lang, sagad na sya. So pag kung gaano kataas yung gusto nyo, ikot nyo lang to, higpitan nyo lang para hindi siya bababa, para hindi babagsak yung inyong camera. So ayan, higpitan lang natin siya. So yan, para stable siya mga idol. So dito naman mga idol, makikita nyo, pwede din siya ma-adjust mga idol. So ito yung adjustment niya. Ikot nyo lang to, luluwagan nyo lang papuntang left para malus. Tapos ayan, pwedeng pwede na siya ikutin mga idol. So makikita nyo mga idol, ayan, pwede siyang ikutin. Ayan, ayan. So yung ikot nya mga idol is 360 degree yung ikot nya. So ayan, mapapansin nyo. So baba ko lang ulit ng onte. Ayan, titingnan nyo mga idol. So ayan, makikita nyo, bababaan ko lang ulit para kitang kita nyo mga idol. So ayan, nababa ko na siya, tapos lock ko lang ulit dito. Lock nyo lang para hindi siya gagalaw-galaw. So ayun mga idol, no, luwagan nyo lang tapos pwede na siyang ikutin na parang 360. So ayun, so lock na lang natin siya ulit para hindi siya gagalaw. So ayun mga idol, may ano din siya dito, lock. So itong lock na to, kung gusto nyong tanggalin to, so yun, sigpitan ko lang. So ito mga idol, ito rin yung lock nya dito para sa ikutan. So ayan mga idol, iikot siya mga idol, 360 around the world yung ikot nya mga idol. So ayan, makikita nyo. So ganong kaganda itong tripod na to mga idol. So ayan, lock natin ulit. Tapos ayan mga idol, no, makikita nyo dito mga idol. So ayan, may lalagyan siya ng cellphone holder o di kaya camera holder. So may tornilyo siya. So makikita nyo mga idol, no, may napansin kayo dito na parang nakalagay na free. So ibig sabihin ng free na yan, ilulus natin siya. So pwede siyang tanggalin. So mapapansin nyo, ma-unlock siya mga idol. Gaganonin lang natin siya pa.
Pagka ganun nyo, pwede siyang tanggalin. So, ayan. Ayan, may nakalagay, may nakasulat mga idol. Yunteng. So, pwede nyo tanggalin to kung gusto nyo palitan. Pero, okay naman siya. Hindi na kailangan palitan. So, ayan. So, ayan. Cellphone holder yan. Ilalagay dyan mga idol. Or, camera holder. So, ayan. Makikita nyo. So, balik lang natin ulit. Ganun lang ulit mga idol. Makikita nyo, ayan. Ganun nyo lang. Tapos, ganun natin. Back, balik natin. So, lock na ulit siya mga idol. So, ganun lang kasimple. So, recommended talaga siya mga idol. Makikita nyo naman yung kung gaano siya kaganda, kung gaano katibay yung tripod na to. Maganda yung materials na ginamit ng gumawa ng company nito ng Yunteng VCT 668. So, napakaganda talaga idol. So, andito na nga tayo sa bahay. So, andito na yung tripod na in-unbox natin. So, disclaimer lang po, hindi po siya sponsor ng Yunteng Company o di kaya ng Lazada. So, gusto ko lang share sa inyo yung tripod na unbox natin, na in-unbox na nga natin ngayon. So, gusto ko lang malaman nyo kung sulit ba yung pera nyo, hindi ba kayo magsisisi na bibili kayo ng tripod na to. Sa mga mahilig mag-vlog dyan, mahilig mag-video, umorder na kayo ng tripod na to, Yunteng VCT 668. So yun yung pangalan nyo mga idol. So hindi kayo magsisisi pag bumili kayo ng tripod na gaya nito na in-unbox natin ngayon. Hindi masasayang yung pera nyo mga idol. Guaranteed talaga siya, recommended siya, galing na yan sa akin. So kita nyo naman mga idol. So para sa akin mga idol, 10 stars siya kasi napakaganda ng ginamit nilang materials dito sa tripod na to. Napakaganda. So, napakatibay niya mga idol. So, recommended ko siya para sa inyo. Umorder na kayo sa mga mahilig vlog dyan, sa mga nanonood dito. So, kung nagustuhan mo itong video na to, paki-like, share, at pindutin mo rin yung notification bell para ma-notify ka sa mga bagong upload na video. So, hindi na. See you in my next video.